Magandang gabi, Ryan. Ano ba ang nakapaloob sa kasunduang yan? June, lumagda nga kanina yung dalawang defense minister ng dalawang bansa doon sa LOI o yung Letter of Intent. Ibig sabihin na unang hakbang ito doon sa MOU kung saan nakapaloob naman doon yung mga partikularyong sa medical medicine na military medicine at humanitarian assistance at disaster response, June. Matapos mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang kaninang umaga, dumiretso sa Philippine Navy Headquarters at sa tanggapan ng Department of National Defense sa Camp Aguinaldo, ang Minister of National Defense ng Vietnam na si General Phan Van Dyang. Nakipagkita siya kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa isang bilateral meeting. Ayon kay Secretary Teodoro, napag-usapan nila ang mga issues sa regional global issue na nakakapekto o nakakaapekto sa kapayapaan sa rehiyon. We had extensive and candid discussions on a variety of issues from regional issues to global issues affecting the region, anchored on our view of how these issues would affect us and our response to these issues and phenomena based on a commitment to a rules-based international order firmly anchored on international law and UNCLOS. Natalakay rin ang mga pangunahing pangangailangan para mapanatili ang kapayapaan, stability, safety, freedom of navigation and aviation sa ASEAN region, particular sa South China Sea. Nagkaroon din ng usapan ng dalawang opisyal ukol sa Letter of Intent o LOI na ang ibig sabihin ay pumapayag ang dalawang bansa na magkaroon ng MOU o Memorandum of Understanding patungkol sa kooperasyon sa humanitarian assistance, disaster relief at military medicine. Sa Disyembre, nakatakdang lagdaan ang MOU kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Vietnam People's Army. Matatandaan nitong unang linggo ng Agosto, sa unang pagkakataon ay dumaong sa Maynila ang isang barko ng Vietnam Coast Guard para sa 5 araw na maritime exercise na nakatuon naman sa search and rescue, fire and explosion prevention training at passing exercise. January 30, formal na nilagdaan ng PCG at BCG ang Memorandum of Understanding sa Maritime Cooperation upang pakalakasin ang pag-uunawaan, pagtutulungan at pagtitiwala ng isa't isa. Sa ilalim ng MOU, bubuo ng Joint Coast Guard Committee o JCGC upang talakayin ang karaniwang issue at interes ng dalawang Coast Guard at bubuo rin ng hotline communication mechanism. Siyan mo na ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.